Guys, kakapasok-pasok lang na balita ngayon lang to, June 3, 2024, sa mga nagbabalak na magpunta rito sa Canada, tapos PR agad or permanent resident. This news is for you guys. Basahin natin. Canada announces new pilot programs to support caregivers and Canadian families, intends to make the caregivers program permanent. Kasi alam naman natin na ang healthcare sector talagang in demand dito sa Canada at kaysa ang panigma ng mundo. Ngayon, ito yung balita, no? News release, June 3, 2024. Caregivers from abroad or Immigration, Refugees and Citizenship Canada, makinig mabuti sa mga nagbabalak pumunta rito at gusto maging permanent resident agad. This news is for you. News release, June 3, 2024. Pilot programs will provide home care workers with permanent resident status or PR on arrival in Canada. So they will also be allowed to work for organizations that provide temporary or part-time care for people who are semi-independent or recovering from an injury or illness. Napakaganda na to, no? So, pagdating dito, allow din silang magtrabaho sa mga kumpanya, sa mga organization na kahit part-time na mangangalaga sa mga tao na nag-recover sa mga injury or sa mga sakit, no? So this new pathway means that caregivers can more easily find proper work with reliable employers and have clear, straightforward access to permanent resident status as they arrive in Canada. So, napakaliwanag dito. So, pag caregiver ka internationally, kunyari, caregiver ka sa Pilipinas, tapos nag-qualified ka sa mga hinihingi lang requirements, pwede ka magtrabaho sa mga organization dito as part-time sa mga nagre-recover sa sakit ng mga tao, no? Because of this pathway, nangangahulugan na sa mga caregivers na mas madali na makahanap ng proper work na may mga reliable na employers at meron na malinaw na path or daan patungo sa iyong pagiging permanent resident status dito sa Canada. Gobyerno na mismo ang gumagawa ng paraan para mas mapabilis yung pagiging permanent resident status ng isang individual dito, lalo na sa mga caregivers na alam naman natin talagang in demand at malaki ang natutulong sa aging population ng Canada. During pandemic, ang laking tulong. And one more thing, di ba nung pandemic talaga ang laking tulong ng mga caregivers, mga frontline workers. At isa pa, yung mga caregivers talagang kailangan dito sa Canada kasi Canada is an aging population. Talagang marami ng matatanda dito na nangangailangan ng tulong or assistance ng caregiver. So this is a very, very good program na ino-offer sa atin ng gobyerno ng Canada. So through these new pilot programs, candidates interested in working in Canada's home care sector will be eligible to apply. So ikaw magiging eligible ka na mag-apply if and only if you meet the following criteria. Yung pala, kailangan may ma-meet mo yung mga criteria ng mga sumusunod para eligible ka na mag-apply sa pilot program na to. Hindi pala ganun kasimple gaya ng inaakala natin. Okay, so what are those criteria? Number one, attain a minimum, o ito, minimum lang to, of level 4 based on the Canadian language benchmarks or yung tinatawag dito na CLB. Kung medyo nalilito kayo dyan, i-research nyo sa Google ano ba yung tinatawag ng CLB para mas maipaliwanag sa inyo ng maayos. Okay, number 2, hold the equivalent of a Canadian high school diploma. So, mababa na itong requirements na to. Kung college level ka sa Pilipinas, college graduate ka, pasok ka dito. Number 3, have recent and relevant work experience. So, kailangan, of course, meron kang relevant na work experience as a caregiver sa Pilipinas.
So, ano yung mga hanapin doon? Siyempre, mga proof of documents, ay mga working experience, saan kumpanya ka nagtrabaho. Para meron kang pruweba na ipapakita na, oh, talagang legit na nagtrabaho ka as a caregiver sa Pilipinas. Of course, kailangan dyan yung properly documented, may mga letter of employment, and so on and so forth. And number 4, ito ang pinakamahalaga na dapat alam mo. Receive an offer for a full-time home care job. So, kailangan pala meron kang job offer sa home care at kailangan full-time. So, yun yung 4 na mahalagang bagay na tandaan bago mag-apply dito sa pilot program na to. Na kailangan talaga ng Canada ng mga caregiver. So, kung caregiver ka at na-meet mo yung mga sumusunod na qualifications, nako, baka this is your chance na makapagtrabaho dito sa Canada. At ang kagandahan, pwede kang maging permanent resident sa napakamabilis na paraan. So, ano pang hinihintay mo? Pasahin mo na yung balita about the pilot program na kalabas-labas lang. Ito yung tinatawag na program to support caregivers, and Canadian families intends to make the caregiver program permanent. O, apply na. Hanapin mo lang sa IRCC yung latest news. This is for you.